Pero tayo dito ang screen. At pinoproject yan yung mga songs natin. Kung halimbawa kaya biglang ang naiproject dyan, nakasulat para dun sa mga transparencies, eh, kasaysayan ng inyong kahapon. At biglang na-project dyan, nakalagay pangalan nyo, birthday, address, telephone number. Tapos ito yung mga nangyari sa inyong buhay. Pag nakita nyo na-project yan dito, will you be happy? Will you be proud? Will you be honored? O bigla tayong magtatakip na mukha at sasabihin natin, nakakahiya naman, nabisto pa, bakit ipin-project nila dito yung aking nakaraan? Many people have a past that continues to be a source of shame, a source of limitation, and a source of regrets. How much trouble has your past given you? And how much trouble does your past continue to give you? Our Heavenly Father, we pray that you're going to look down on your people with compassion and love this morning. That you're going to speak to us and allow us, Father, to go away from all the troubles of our lives. And that is, this morning, trouble with self, particularly our trouble with our own past. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo kami. Gamin mo kaming karapat-dapat to listen to your words. And may you, your Holy Spirit, descend upon this place. Fill this place with your glory, O God. And may you fill our hearts with your Spirit, that as we listen and as we ponder your words, you're going to speak to us with power. And may you deliver us, O God, from our past and from our trouble with ourselves. In Jesus' mighty name, we seek you. Amen. Amen. What is the trouble with the past? Nasabi ko kanina, kung ipin-reject dito sa screen ang troubles natin with the past, marami sigurong mapapalagay. At marami sa atin, alipin, mga bilanggo tayo ng nakaraan, matagal nang nakalipas, handyan at parang nandyan pa rin. Slaves pa rin tayo ng mga kung ano-anong mga negative feelings because of the past. What are the sources of our troubles with ourselves, particularly the past? Unang-una, and I like to enumerate this so that we can all review and then check and upon knowing, get rid of these things by God's power. Unang-una, meron sa atin ang mga problema with the past has something to do with ancestry. The kind of ancestors that we have. Kumisan may mga pamilya na napaka notorious. Tapos you were born into that family. Mga lasenggo, halimbawa, may mga mamamatay tao pa dyan. Mga smuggler, mga prostitute na mga lola, mga ganito at ganyan. Di ba pwedeng mangyari yon? And then, nandun na, para meron na tayong stigma. Ancestry. The kind of ancestors that we have. The kind of personalities they had. And the kind of heritage that they left for us. Haunts us. And then also, particularly sa ancestry, meron naman trouble with our, even our family and our family name. Ang mga Spaniards kasi, binigyan tayo ng kung ano ng mga funny names tulad ng mga lapis. Ganyan, di ba? Minsan, may garapon, garapata, kung ano-ano, kalembang, kung ano-ano mga pangalan. So sometimes, kinakahiya mo yung pangalan mo, ba't ba ganito yung pangalan ko? And may mga tao pa nga gusto magpapalit ng pangalan. Alam nyo, hindi ako nagbibiro nung araw sa Los Baños, sa School of Fisheries, merong teacher si Miss Bagong Gahasa. Oo, talagang hiyang-hiya siya sa kanyang pangalan, pero ano naman magagawa? At yung siguro nung estudyante siya, yung may roll call, yung tanong, Miss Bagong Gahasa, tingin na siguro lahat ng mga tao sa kanya. Diba? Sometimes we have trouble with our name. Kumisang pinangalanan kang Perpetua, Primitiva, Jacoba, tapos nahihiya ka, sabi mo, ang pangit naman, sana JJ na lang. Oh, so meron tayong mga trouble with our family name. And sometimes even with our family image. Meron tayong titang Japayuki, kinakahiya-hiya natin. Meron tayong mga kamag-anak na luka-luka, 'di ba? Itinatago sa madla, merong mga abnormal and we hide them from people. And so we become what? Slaves of our ancestry. Kumisan we also have trouble with our race. Yung ating, bakit ba naging Pilipino pa ako, hindi pa ako naging Eskimo? Yung mga kung ano-ano, kumisan our race, our religion, our culture, meron yang stigma sa atin kumisan. And then some family events and some family history haunt us. That's one with ancestry. Then we also have problems with our childhood and early youth. Hindi na ako hihingi ng raising of hands, pero gaano karami sa inyo ang magsasabing, in my childhood, I was deprived.
Napakarami mga bagay na dapat na-enjoy ko, hindi ko na-enjoy sapagkat kami mahirap. O kaya mayaman kami pero mga magulang ko laging wala silang panahon sa akin. Lumaki ako deprived of attention, deprived of money, deprived of material things, deprived of toys. Na pag nakikita ko yung mga laruan ng aking mga kalaro ay naiinggit na lamang ako. Pagka nakikita ko yung sandwich nila na ang kakapal ng palaman, nagtataka ako kung bakit ang lagi nalang palaman ng pandesal ko ay peanut butter. Yung bang mga ganyan, marami tayo kumisa mga deprivation. Then there are people who grew up na naaalala nila lagi ang childhood nila and early youth. They were abused. They were exploited. Alam mo, sometimes we're very silent about this, but there are many young girls who were exploited sexually by their relatives. Ina-abuse sila kumisan ng mga lolo, mga uncle nila, meron pa kuya, kumisan tatay. Nangyayari yon that they were abused. And then, they keep it to themselves. Habang buhay, ang feeling nila sa sarili nila, parang dumi-dumi ko naman, nangyari to, ang bata-bata ko pa, ina-abuse na pala ako. Tapos, ang lungkot-lungkot nila buong buhay, meron, they felt that they were exploited. Walang ginawa yung nanay nila, kundi pagtindahin sila, pag-alagain ng mga kapatid, pag-ibigay ng tubig, pagsibakin ng kahoy, pag ganito at pag ganun, habang ang nanay nila, bingo ng bingo. May mga ganyan. You felt like you were exploited. Then there are people whose childhood was filled with tragedy. Namatay ang ganito, namatay ang ganun na kamag-anak, ang magulang, may na-aksidente, nahirapan sila. Then there are people, of course, whose childhood was suffered with a lot of losses. Nasunugan ng bahay, nanakawan, kung ano-anong mga nawala sa buhay. Then, of course, some people also had some abnormality. Kung isang physical abnormality, halimbawa, maiksi ang isa niyang paa, o kaya ay duling siya, o kaya ay malapad ang kanyang ilong, o kaya ay malaki ang kanyang tenga, kung ano-ano. Tapos, lagi siyang tinutukso ng kanyang mga kaeskwela. Nagkaroon na tuloy siya ng complex tungkol doon. Kung isang napagkakamalan siyang payong, yung pala kasi ang payat niya. Akala payong na nakasandal sa dingding, tao pala. So, ang dami-dami kasi mga kantsaw-kantsaw sa atin, di ba? Minsan tatawagin kang palakol kasi yung ngipin mo pala, ang laki. All this and that. So, kung minsan nagkakaroon tayo ng complex, dala-dala natin hanggang pagtanda. And then there are some disabilities, of course, na hindi naman natin gusto pero nandyan nangyari sa atin. Many people suffer in their childhood a lot of rejection. Yung parang ate na lang nila lagi ang favorite, kuya na lang lagi nila ang mahal, tapos sila hindi na. Lagi na lang pagka may bangos, yung sa kanilang ate ang tiyan, kanila yung likod, yung maraming tinik. Lagi na lang pag may bagong damit sa kapatid, pag luma na, tsaka ibibigay sa kanya, puro hand-me-down. You know, we feel that we were rejected. Parang pagka yung kapatid natin, lagi na lang siya ang bida, tapos tayo lagi na lang inuutos-utusan, binabatok-batukan. You know, there are people who feel that way at dalayan hanggang pagtanda. Then there are those who suffer failure in their childhood. Na talaga naman kahit gano'ng ka-trying hard, hindi malang naging fifth honorable mention. Na muntik pang maging dishonorable mention. Na nakukuha pa naman sa kasali, hindi made of honor, kinuhang made of horror. So ang kinilig nila, bakit gano'n? Parang lahat na lang ng ginagawa ko sa buhay, failure. Hindi na ako nagtagumpay kahit kailan. And then there are people whose childhood and early youth is marred by a lot of mistake. Nagkaroon sila ng sexual mistake, naging single parent. Nangyayari yan, mga young ladies nagiging single parent. Marami din naman na young men nagiging single parent, hindi lang halata, dahil hindi sila ang nagdala. So, naging single parent, or na-involve sa drugs, natunaw ang utak na flip. Kung ano-ano nangyari. Tapos ano mangyayari? Dadali na ba natin yan all throughout our lives? A mistake of the past? There are people who probably even have committed crimes in the past. Sinunog ang bahay nila. Kumisan eh, hinagisan ng granada ang lolo. Mga mistakes at mga crimes na sometimes dala natin. O tatawa-tawa yung iba siguro, nataga nyo yun yung kapatid. Sinundot ng pangganchilyo ang mata ng kapatid. Alam mo kung ano-ano mga ginagawa ng mga bata, di ba? And then there are those who went through what we can call accidents. So, marami tayong trouble with our past, with our childhood and our early youth, with our family and with our ancestry. What are the effects of troubles of the past? Ano mga effects niyan? Unang-una, ang nangyayari sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng anger. Diba? Doon sa mga binanggit ko at sa mga kamukha nun na nabanggit ko, ang nagiging main result sa ating buhay, anger. Nagagalit tayo doon sa mga tao na nagdala sa atin ng difficulty na yon.
At kuminsan, galit tayo kahit kanino na lang tao, galit tayo sa buhay. Madali tayong uminit ang ulo, madali tayong magalit kahit kanino, kasi meron tayong iniiwing galit dito sa ating puso. So there's anger. Or there is bitterness. Kaya tuloy, at the slightest provocation, nagiging kang war freak, mainitan ang iyong ulo, ang hirap mong maintindihan, ang hirap mong makasundo, because we are bitter about life. Pag may nag-aalok sa atin ng isang pagkain, iniisip natin, lalasunin niya siguro ako. Pagka inaalok ka na, halika, sama ka doon, siguro magpapalibre to. Pagkasabi, upo ka dito, may kailangan to siguro. Yung laging negative ang iniisip natin, because in our past, wala tayong natanggap na pure intentions of others. Lagi na lang, pag meron silang ginagawa sa atin, may intention, may kapalit. Kaya tuloy, we grow up distrusting other people and we carry bitterness wherever we go. Then another result of our trouble with the past is fear. Lalong-lalo yung mga na-abuse, na-molest nung araw, pag nakakadinig ng mga yabag sa pinto o katok sa pinto, mga yabag na ganyan, natatakot agad. Akala nila nandito naman yung mga momolest sa kanila. Yung mga nasaktan, natatakot na magtiwala, ayaw na tuloy umibig dahil ang kanila ay isa ng pagod na puso. Di ba? So, may fear. Takot nang ma-reject uli. Kaya tuloy, nagtatapang-tapangan, hindi naman matapang para huwag nang maapi uli. Kunwari, ayaw niya ng mga tao. Kunwari, ayaw niya ng attention. Kunwari, ayaw niya ng friends. Kunwari, ayaw niya ng lovers. Kasi ayaw na niya uling maranasan na mabigo. So, nagkakaroon tayo ng maraming fear. And another result of our trouble with the past and effect of this is we retreat. We isolate. We seclude ourselves. Gumagawa tayo ng mga dingding, mga rehas, mga pader na ibinibilanggo natin ang ating sarili. Hindi tayo pumupunta sa mga lakaran, we don't attend parties, we don't join social activities, hindi tayo sumasali sa mga clubs, sa mga schools, or sa community. Ayaw natin mag-try dahil natatakot tayo na mabigo na naman. And in our attempt to protect and insulate ourselves from further troubles, gumagawa tayo ng safe walls around us and we keep everybody out. Nagkikita yung kunwari mahihiyain, yung iba naman ay kunwari ay snob, pero actually shy. 95% of snobbish people are actually shy. Ayaw lang nilang mag-start, ayaw nilang mag-initiate ng relationship, ini-snub na lang nila para safe. Pero actually, inside everybody's heart, there is a desire to reach out and be a part of somebody else. And you want to be a part of another person. You want to interact with people. But because of a troubled past, you want to be safe. And so you keep everybody out. Another result, of course, of a troubled past is inferiority feeling. We feel inferior. We feel that other people are better than we are. We feel that other people deserve far better things than we deserve. And so we default on our privileges. Tayo na mismo ang nagsasabing, huwag na lang ako siya na lang. Pag may pagkain tuloy, huwag na lang akong pakainin siya na. Tinatanong ko tuloy, gusto mong kumain? Sasabihin tuloy, hindi, busog ako, pero actually gutom. Sabihin, okay ka ba? Okay lang. Yung pala, hindi okay. Dahil ang feeling natin, hindi naman mahalaga kung if I feel okay or not. Hindi naman mahalaga sa mundo kung gutom ako o busog. So, hindi ko na rin papahalagahan ang sarili ko. And of course, another result is shame. Kinakahiya natin yung past, kinakahiya natin. Ayaw tuloy natin ipakita sa mga kaibigan natin ngayon yung mga litrato natin ng elementary grades, ng high school, kahit talaga medyo baduy. Pero ayaw natin ipakita tuloy because we're ashamed of these things. And then, as I have said kanina, another result of a trouble with the past is overcompensation. What do we mean overcompensation? Trying hard ka ngayon to be excellent in everything. Kaya yung mga iba talagang will do everything para maging excellent sa basketball, o maging excellent sa math, o maging excellent sa biology, o maging excellent sa ballet, o sa dance, or whatever. They try to excel too much and make slaves of themselves in their strife for excellence just because they are trying to cover up for a deficient past. At anong nangyayari in their strive for excellence? Nagiging silang highly competitive. Hindi na sila friendly. Meron ko nung ka-eskwela, natatandaan ko nung araw, merong isang manual yung aming klase, napunta sa kanya, ayaw nang ipahiram kahit na lang kanino kasi gusto niya lagi siyang first honor, gusto niya lagi siyang makikipag-compete. And so this person really excelled academically. Pero lumaki naman siya, tumanda, wala namang kaibigan.
Kasi lahat ng tao, ang tiyo niya, katalo, kalaban. Pag lagi tayong overcompensating, we become competitive. Gusto mo laging yung buhok mo ang pinakamaganda sa lahat ng mga buhok dyan, yung ikaw ang pinaka magandang hayop sa balat ng lupa, ikaw ang laging pinaka, the mostest, ganyan ang gusto lagi ng mga tao. Merong dahilan yan kung bakit ang mga tao are driven to such fits of madness. Meron silang pinagtatakpan in the past. And it is enslaving. Nakikita nyo, napakarami mga pelikula tungkol sa mga athlete, mga gymnasts, na buong buhay nila, practice lang ng practice for 1 minute or 3 minutes of performance in a competition. At pag nanalo na sila at naputungan na sila ng nabigyan na ng gold medal na hindi naman talaga gold, parang yun ang lahat sa buhay. Pero in because of that, hindi na sila nakadevelop ng friendships, hindi na sila nakadevelop ng romance, hindi na sila nakadevelop ng family, buong buhay na lang nagpa-practice. Overcompensation. Self-elevation. Yung sobrang pumuri sa sarili, sobrang magpasikat, sobrang magyabang, actually, nagko-compensate lang yan for an inner weakness. Hard enclavements hide tender things inside. Pag ang tigas-tigas sa labas, malambot yan sa loob. Nagmamatigas lang dahil idinedefensa niya yung malambot na nasa loob. Parang tulya. Diba? Ang tigas-tigas sa labas, yung pala yung loob malambot, ganun yung talaba. Ganun din yung mga tahong. Matigas lang sa labas. Kaya yung mga tao, akala mo, gasmati naman ito, masyadong hard. Actually, soft yan sa loob. Kung mabubuksan nyo lamang, kung baka kakanta kayo ng take a look inside my heart, makikita nyo yung napakalambot pala, parang gelatin. Kasi may compensation na nangyayari. Probably people have experienced a lot of rejection and a lot of pain, so they have learned to put up a very hard and a very strong facade. But that is only in the surface. Generally, ang effect sa isang tao ng troubled past, nagiging siyang troublesome character. Difficult to understand. Mahirap sakyan. Ang hirap pakibagayan. Ang hirap kasama. At dahil sa ganun, iniiwasan din siya ng iba na hindi nakakaunawa sa kanya. Kaya ang nangyayari, yung nakaraan na difficulties of his childhood or her childhood, habang buhay, dinadala niya yung bunga. Gusto ba natin na dalhin yan? Gano'ng karami sa atin ngayon sasabing, I had a troubled past. Hindi siguro pakyaw-pakyaw lahat ng sinabi mo, Kuya Ed, hindi siguro lahat. Pero meron dyan, trouble ko. At hanggang ngayon, trouble ko pa. Ang question ko, do you want to get down from this trouble? We should get down from this trouble. So, titingnan natin, what are we going to do with the troubles of the past? How can we get down from the branch of trouble with the past? Unang-una, there are 3 kinds of troubles of the past. There are several kinds of troubles. One is your own errors. May mga troubles tayo of the past na tayo naman yung manufacturer. Pag tinanggin nyo, made by, you will see your name. Because we manufacture the trouble. What do we do with the errors and the troubles of the past that we ourselves created? We must repent. We must recognize it as wrong and then ask forgiveness from the Lord for this error. To repent is to turn from sin and turn to the living God. Kakalimutan natin yung kasalanan, tatalikod tayo at haharap tayo sa Diyos. Hihingi tayo ng kanyang pagpapatawad, hihingi tayo ng kanyang restoration. Bago tayo ma-restore, ma-repair ng Panginoon, kailangan mapatawad muna tayo. At para tayo mapatawad, kailangan humingi tayo ng tawad. At para tayo humingi ng tawad, dapat muna alalahanin natin, isipin, tanggapin na, oo nga, mali tayo. Tigilan natin ang pagsisi sa iba. Isipin natin yung sarili nating error. Repent. Why should we repent? Ecclesiastes 3:15 says, God will call the past to account. Ang lahat-lahat ng lumipas at lahat-lahat ng mali nating ginawa ay magkakaroon ng accounting. The Lord is going to call the past to account. And so, how can we be free from the errors of the past? Unang-una, kung hindi pa natin nagagawa, we must be born again. Give me some indulgence with this topic. Marami sa inyo alam na to. Why should we be born again? Because our first birth,
We were born into sin. Nung una tayong ipinanganak, yung ipinanganak tayo ng ating mga nanay, we were born into sin. We were born into a sinful world. And we were born into the errors of our family. Into the errors of our ancestors. Na kahit gusto mo o hindi mo gusto, yung mga ginawa ng mga ninuno natin nung araw, pati nga itsura nila, nasa katawan natin. Yung una nating birth, may sumpa. Yung unang beses na ipinanganak tayo, may kakambal tayo at kasamang sumpa sa isang humanity, in the whole race of humanity, that erred and rebelled against God. We were cursed. So we were born into a cursed world. No wonder na kumisan sarili nating nanay, tormentor natin. Sarili nating tatay, sarili nating kapatid, magulang, mga kamag-anak. Because even they were victims of the tormenting of their forefathers. Lahat sila ay biktima at ipinamamana sa atin ang pagiging biktima because we were born of their flesh and of their blood. We were born of their bones. At pati ugali nila, nakukopya natin, pati kung paano sila manguyakoy, maghikab, ay kamukha tayo. Kahit gusto natin yan o ayaw, nandyan. The first birth is a curse. That's why a man or a woman, any person, must be born again. Yung unang birth, dadalin tayo sa hell. Bata pa lang tayong maliliit, agawan na ng agawan, ang dadamot na. Kahit ang dami-daming laruan, kukunin ng isa yung isa, yun din ang gusto niya, yung hawak nung isa, bibitawan yung iba, mag-agaw-agawan sila doon. Bata pa lang, sakim na. Gusto lagi, mas malaki ang putol ng tinapay sa kanya, mas masarap ang kakainin niya, this and that. We have an evil nature. And there's nothing we can do about that, except that we be born again. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Dapat tayo maging bago. Pero para tayo maging bago, a mere reformation is not enough. Repair is not enough. Remodeling is not enough. Ang kailangan, a total destruction of the old and the rebirth of the new. At nangyayari lang yan when you accept Jesus Christ into your heart as personal Lord and Savior. Na sinasabi mo, Jesus Christ, ang dami kong problema, ang dami kong kasalanan in the past. Gusto kong mawala yon, gusto kong mabayaran lahat yon, pero hindi ko naman kayang bayaran, wala akong ibabayad. Pwede ba? Pakibayaran mo na lang. Si Jesus Christ, namatay siya on the cross, wala naman siyang atraso, wala naman siyang kasalanan, wala naman siyang dapat bayaran. Pero namatay siya doon para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao na gustong magpasabing, Lord, pakibayaran na lang ang kasalanan ko kasi hindi ko kayang bayaran. In fact, hindi ko gustong bayaran. At gustuhin ko man, hindi ko naman kaya. So what happens when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Sinasabi mo, Lord, yung kasalanan ko, sa'yo na. At dahil sa'yo na yan, please die for it. Kaya nga namatay si Lord on the cross, He died for our sins. Bago siya namatay sa cross, ang kasalanan ng buong daigdig inilagay sa katawan niya. At sasabihin naman, Lord, yung kasalanan ko sa'yo na. Akin na nalang yung holiness mo. Isusuot ko para ako maging holy so I can go to heaven. Because only holy people can go to heaven. And yet, yes, we can go to heaven and we can be holy. Not because we are holy, not because we can be holy, but because Jesus Christ gives us His holiness and takes away our sin and puts it on His body and died for it. Palit. Kailangan makipagpalit ka. Kung hindi ka makikipagpalit kay Jesus, ang hawak mo pa rin yung past, yung marumi, yung mali. At pag namatay tayo na hawak natin yung past na yan, dadalhin tayo sa hell. That's why a person must be born again. Akala ng iba yung mga born again, uso-uso lang. Ano ba yung mga born again? Hindi yan uso. Ang Panginoong Jesus ang may sabi niyan. Siya mismo ang nagpauso niyan almost 2,000 years ago. Sabi niya sa Bible, John chapter 3, verse 3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Pag naging born again tayo, hindi tayo sumali sa isang religion. Hindi tayo naging Protestant. Hindi tayo naging ganito. Naging tayong born again Christian. Ibig sabihin, Lord, yung kasalanan ko, yung past ko, sa'yo na. Ibigay mo na lang sa akin yung cleanliness and holiness mo. Dahil I have no cleanliness and holiness of my own. So,
a person must be born again so that the past may be removed and forgiven. Yung iba naglalasing. Habang lasing sila, nakakalimutan nila yung lumipas. Nalimutan lang nila, pero hindi napatawad. At mamaya, pagtapos ang kalasingan, maaalala nila ulit. Yung iba nagda-drugs. Habang nagda-drugs ka, nalilimutan mong problema. Nalilimutan mo ang iyong mga pagkakamali. Pero hindi yun napatawad. At pag lumipas na yung epekto ng drugs, nandun uli. Maaalala mo uli. Nadagdagan pa dahil ito ngayon, addict ka na. Yung mga kung ano-ano, nagfo-food dripping, nagdi-disco, nag-e-enjoy para malimutan ng problema. Sa ilang sandali, nalilimutan. Pero pagkatapos, bumabalik din. Mas matindi pa ang balik. Meron lang isang tunay na solution para tayo makalaya sa ating nakaraan. Meron lang isang tunay na solution para tayo mapatawad sa mga pagkakamali natin sa ating nakaraan. We've got to charge it to Christ. We've got to accept Jesus Christ and accept the salvation and cleansing that He is giving for free. Libre niyang ibinibigay. That's how much God loves us. And so, how can we be free from our own errors? If you are not yet born again, you've got to be born again. Accept the cleansing of Jesus Christ. Accept the wonderful and miraculous cleaning that He can do, and our past may be forgiven and forgotten. Siyempre, sa alaala natin, naaalala pa rin natin yan kahit tayo naging born again. Pero God no longer remembers it. Because when God forgives, God forgets. Tapos na yon. Bakit tapos na? Bayad na kasi. Di ba kung may utang kayo sa tindahan, binayaran na ng tatay nyo, di bayad na? Wala nang utang. Ganon din ang utang natin at mga kasalanan. Kung binayaran na ni Christ, at sinabi na natin, Christ, please pay for my sin. I accept your salvation. I accept you. Be my Savior. Be my Lord. Eh di bayad na. Tapos na. Wala nang singilan. That's the only way that we can be free from the errors of our past. To be born again. The first birth brought us into curse. Only a second birth can bring us back to God. And then yung mga nagsasabi naman na, born again na ako, pero meron pa rin akong mga pagkakamali in my past. Paano ba yan? In fact, nakumit ko na nga yun after I have become born again. So what can we do? 1 John 1:9, of course. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. And 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ purifies us from all sin. Biruin nyo, the blood of Jesus Christ purifies us from all sin. Kahit gaano pa kadiri-diri yun, the blood of Christ can purify us from all sin. Ito para sa mga Christian na matapos maging Christian, gumawa pa ng mga kung ano-anong kabalbalan sa buhay. Na ngayon, nahihiya kang maalala, nahihiya kang maisip, nakakaabala sa iyong ministry, nakakaabala sa iyong growth. Confess it to the Lord and make a solemn commitment not to do it again. And the blood of Jesus Christ will cleanse you from all sin. Walang exempted, lahat pwedeng linisin ng dugo ni Lord. Yan ang gagawin natin sa sarili nating error. Una, accept Jesus Christ as Savior and Lord. And then, kung natapos na yun at may error pa, repent and confess. Sasabihin nyo, ganun lang kasimple, Kuya Ed, yan? Ganun lang? Simple, pero magastos. Kasi si Lord na ang nagbayad. Nagiging simple sa atin kasi hindi na tayo nagbabayad, pero may nagbayad. At yun ay ang Panginoong Jesus. And every time, after you have become a born-again Christian, and every time we confess, we're actually asking for more blood of Christ para tayo mahugasan. At anong akala natin? Nagko-confess lang tayo, ganun na? Libre na uli tayo sa kasalanan, forgiven na? Dahil binabayaran uli ni Christ. Kaya tuwing nagko-confess tayo, humihingi tayo, Lord, tingi nga isang basong dugo dyan, isang tabong dugo nga dyan, isang balding dugo nga dyan, kasi huhugasan mo na naman ako para maging malinis na naman ako. Kaya naman dapat, tayo naman, nahihiya na, paulit-ulit na lang yung kasalanan. Dahil nagbabayad lagi si Lord tuwing nagko-confess tayo, hindi ganun kasimple yon. Forgiveness is free, but it is not cheap. Because Christ pays. Kaya mga Kristiyano dapat,
serious tayo in dealing with sin, hindi casual, hindi, Lord, alam niyo na, tulad din ng dati, yun na naman ang kasalanan ko, as usual, parang napaka-casual naman. As usual, pengen na namang dugo dyan. Ganun na lang ba ang treatment natin kay Lord? Every time we confess, and every time we seek forgiveness, the Lord pays. Pero huwag natin gawin itong reason para huwag na lang tayo mag-confess dahil nakakahiya naman sa Diyos, huwag na lang makapag-confess. Mas nakakahiya naman yun because the Lord likes to cleanse us. We must deal this whole matter of confession seriously. Hindi siya ganun kasimple. So that is what we do with our own error. What about the other source of our trouble with the past? The error of others. Casualty tayo ng terrorism ng ganito, ng stepfather, ng stepmother, tinerrorize tayo ng tita natin, pinagkukurut ka, ng maliit ka, pinaggugulpi ka, ganito, ganyan, ganyan. What do we do? There is only one way that you can deal with the errors of others in your past. Only one. It starts with the letter F. Forgive. Forgive. Ang taong hindi marunong magpatawad, habang buhay, nahihirapan. Yung taong marunong magpatawad, nakakalaya sa hirap na nangyari noong una. Mark 11:25, "And when you stand praying," the Lord says, "if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Ang forgiveness parang isang tulay. Pag sinira mo dahil ayaw mo silang paraanin, hindi ka rin makakadaan. So, hindi ka rin mapapatawad. Kung gusto natin yung tulay na yan, lagi nating daanan patungo sa Diyos, huwag nating sirain. That means, dapat yung iba pwede rin dumaan. That means, we should forgive other people as well. Don't burn the bridge over which you too must pass. And when you do not forgive, God does not forgive you. Ang isang taong hindi nagpapatawad, dalawa ang kalugihan. Unang-una, hindi siya napapatawad ng Diyos. Napakalaking kalugihan. At pangalawa, ang kanyang buhay is spent in bitterness. Isipin naman natin kung galit kayo sa isang tao, misal nga hindi pa niya alam na galit kayo. Ang sarap-sarap ng buhay niya, nag-e-enjoy siya, kayo hindi dahil tingin naaalala niya siya, naiinis kayo. Pag naaalala mo ang taong ito, hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Hindi na makakain, hindi pa makatulog. Kulang na lang tagyawat sa ilong. Pati na sa pisngi. Di ba? So, ang nangyayari sa atin, tayo ang lugi. Minsan dumadaan yung tao, naiinis ka, siya nag-e-enjoy sa buhay, ikaw inis na inis. Yung blood pressure mo tumataas. Yung pulse rate mo bumibilis. Nawawalan ka ng ganang kumain. Nasisira ang yung biochemistry. Nasisira ang gana mo sa buhay, ang yung mood. Tapos siya nag-e-enjoy. Sinong lugi? Ang taong hindi marunong magpatawad, lugi. As I always love to say, and allow me to say it again, anger is like acid. It hurts its container more than the one that you want to pour it to. Diba? Ganun ang heart natin. Anger, parang acid yan. Pag nag-keep ka ng anger in your heart, ikaw ang unang nasisira. Hindi mo pa na ibubuhos dun sa iba na una ka nang nasira. Huwag na kayong maging charitable to others. Just be kind to yourself. Forgive. But of course, it's even nicer kung we are charitable and we forgive for their sake. But the first beneficiary of forgiveness is ourselves. Tandaan nyo to, mga kapatid. Wala tayong prayer na dinidinig ng Diyos at wala tayong hingi ng tawad na pinapatawad niya kung hindi tayo nagpapatawad sa ating kapwa. Ganun kasimple. Kaya marami tayong prayers, sayang lang. Nagpapagod lang tayo. Humihingi tayong tawad, hindi pala tayo pinapatawad kasi hindi tayo nagpapatawad sa ating kapwa. Remember Mark 11:25. "And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Luke 6:36, "Be merciful just as your Father is merciful." So yan lamang, this is the only correct way to deal with other people's errors that affected our past, to forgive. Kung sinira nila tayo 10 points nung araw,
Pag hindi natin sila pinatawad, patuloy nila tayong masisira. 20, 30, 40, 50, 60 points. Mas marami nang naisira sa atin yung memory kesa dun sa original na sira na ginawa nila nung araw. So stop this madness. Forgive. And be ready to receive God's forgiveness and blessings. That is what you do with our own errors, with the errors of others. And then there's another thing that we should deal with in dealing with our troubled past. What do you do with the pain and the suffering and the bitterness that you went through? Ganun na lang ba yun? There's only one way to deal with them. It also begins with F. Forget. Isaiah 43, verse 18. Forget the former things. Do not dwell on the past. Tandaan nyo to, isulat nyo to. Kung kayo matatanimin ng sama ng loob. 5 taon nang lumipas, nandito pa. Isaiah 43, verse 18. Forget the former things. Do not dwell on the past. Isaiah 65, 16. For the past troubles will be forgotten and hidden from my eyes. Kalimutan na daw ang nakaraan. Ang lahat ng mga naging problema noon, kalimutan na lamang. And then there's another thing that we should do with all the errors and the mistakes of the past. Remember, other people's error. I mean, my own error, repent. Other people's error, forgive. For all the pain and the suffering and the bitterness, forget. And there's one more thing that we should do. Do not repeat them. Huwag nang ulitin. 1 Peter 4:3. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. In other words, nung wala pa tayo kay Lord, ang dami na nating oras na ginawa ang lahat ng mali. Ang sabi, huwag nang ulitin. Tama na, sapat na, sobra na iyong nakalipas na mga kamalian. Huwag nang dagdagan ngayon. In other words, kung nakilala natin si Lord tayo 17 or 18, 16 or 20 or 25, that means lahat ng oras na yun nasayang. Ngayon na kay Lord na tayo, dapat i-google na natin yung oras na yan for godliness. 2 Peter 2:22, sabi dito, tungkol sa taong bumabalik sa kanyang pagkakamali, a dog returns to its own vomit. Totoo nga naman, yung mga aso, matapos nilang isuka, mamaya babalik-balikan nila, gagawin nilang merienda. Diba? Nandidiri kayo, nandidiri tayo, pero tayo parang mga aso na nagkakasala before, nagrepent, tapos babalikan natin ang ating kasalanan, ganun din yun. Kaya nga ganun ang sinabi dito sa Bible. A dog returns to its own vomit. Ang isang Christian, nagpumunta na kay Lord, hiningi na ng tawad ang mga kasalanan niya, tapos babalik-balikan ay kadiri. Dahil parang aso na bumabalik sa kanyang kasalanan. Huwag na nating ulitin, huwag na nating balikan. At eto, huwag na nating ulitin sa iba. Kumisan, when you were a child, you were terrorized. Kaya naman ikaw ngayon, nang naging magulang, kung magulang ka na, terror ka rin sa iyong mga anak. O kaya may mga pamangkin ka, terror ka ngayon sa iyong mga pamangkin. Yung natanggap mo noon na mga treatment ng mga matatanda sa iyo, inuulit mo ngayon dito sa mga bata. Ibig sabihin, yung sumpa at kasumpa-sumpang mga gawa na yon ay nanaipamana sa atin ng ating mga magulang na siguro'y namana sa ating mga lolo yon. Ipapamana nyo pa ba sa next generation? Dapat tigilan na. Dapat lahat na pangit na ugali ng ating pamilya, na ugali pa ng mga lolo, ugali pa ng mga nanay, ugali ng mga tiya at tiyo, sa atin matigil na. Huwag na nating ipamana sa susunod na generation. Kung kayo magkakaroon ng mga anak o mga pamangkin, huwag nang ilipat doon yung mga pangit na ugali ng ating angkan. This generation has got to stop it so that it will not pass on to the next. And then there's a fifth thing that we can do from the troubles of the past or with the troubles of the past. Build upon them. Kumbaga, na yung mga troubles of the past ay mga bato na ipinagbabato sa atin, ipunin natin ngayon at gawin nating foundation of our building. Pakinabangan natin.
Alam niyo, mga kasakitan, all the errors and the pains of the past, hindi naman puro negative yan eh. Meron niyang maituturo sa atin. We can use it. Kaya with the same stones that people throw at you, you can build a monument. Kaya lahat noon, from this, ipunin natin lahat yung past na yan. Gawin nating foundation for a stable, a beautiful future. Sabi ng 2 Peter 1, 5-9, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness. In other words, nandito na lahat yung trouble of the past, patungan natin ang faith, and then add to that faith goodness. And to goodness, knowledge. And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. Parang gumagawa ka ng building, isa-isa, dagdag-dagdag, tumataas. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Kaya sabi, kailangan meron tayo niyan. And from the rubbles of the past, mula dun sa mga durug-durug na nakaraan, pwede natin gawin niya na foundation of a beautiful and a strong tomorrow. The Lord can turn ugly things into beautiful things. Ang bawat sugat, pwede niyang gawing bulaklak. The Lord can create miracles in our lives. Lahat tayo dito, I dare say, meron tayong scars of the past. Everyone has a skeleton in his closet. Lahat may mga bagay na inililihim natin, sana huwag na lang malaman. Tingnan ninyo ang inyong katabi, sa kaliwa at sa kanan. Titigan nyo ng 3 seconds, bilangin ninyo 3 seconds talaga. 1,001, 1,002, 1,003, then sa kabila, 1,001, 1,002, 1,003. Yang mukha na yan, tingnan nyo uli. Akala mo mukha yan, maskara yan. Meron yang lihim. Meron yang itinatago. Naku, kahit napakahin-hin-hin-hin-hin yan, meron pa rin yung kulo. Diba? Kahit ano pang parang goody-goody-goody, nicey-nicey, meron tayo lahat trouble with our past. Lahat tayo. Sa harap ng Diyos, tanggalin natin yung mask na yan. Hindi niya tayo marirepair kung meron tayong masks. Kailangan aminin natin, Lord, ito lang ako, ganito lang ako. Ano kaya ang mangyayari kung i-project natin dito ang lahat ng ating very private sins? No one can afford to be proud. Lahat tayo, kailangan natin ma-heal ni Lord. Lahat tayo, merong trouble with our past. But what will you do with that trouble? Kikim-kimin nyo na lang ba't aalagaan yan habang buhay? Or you want to give it up and get down from it? We like to get down from it. Dapat talaga. Your choice is to let your past hurt you all your life or to let the Lord touch, heal, restore, and renew you. But you know one thing very beautiful and nice about the Lord? We don't need to wear a mask. Kung ano tayo, tinatanggap niya tayo. Hindi katanggap-tanggap sa Kanya ang ating mga karumihan, pero tinatanggap niya, tapos nililinis niya. Pero kailangan, tanggapin natin na kailangan natin ng paglilinis. Merong mga tao nagpe-pretend that they don't need God. Nagpe-pretend na okay sila, pero hindi sila okay. Napakasarap sana sa buhay natin, mga kapatid, kung hindi na natin kailangan mag-wear ng mask, di ba? Na kung wala akong pera, wala akong pera. Hindi ko kailangan mag-pretend na may pera ako. Na kung hindi kami mayaman, hindi kami mayaman. Hindi ko na kailangan mag-pretend na mayaman kami. Na kung ganito ako, di ganito ako. Hindi ko na kailangan mag-pretend na hindi ako ganito. Na kung ako'y bubing, di bubing ako. Hindi na ako magtatalitalinuhan pa. Hindi na ako magpapa-impress pa. Hindi ba kayo nahihirapan magpa-impress? Mahirap magpa-impress. It's a lot of work. Kaya tayo naman mga Christians, we should also learn to accept one another. Hindi to tolerate one another, but to accept one another as we are. And then, from that point, build up. Hindi ibig sabihin, a-acceptin kita ngayon, habang buhay ganyan ka na lang, a-acceptin ko na rin. No.
I accept you for what you are, but we've got to decide to build up from that. Napakaliwanag at napakasaya at napakagaan ng buhay kung hindi na natin kailangan mag-pretend. And in the presence of the Lord, hindi natin kailangan mag-pretend dahil alam niya lahat. Maging yung mga nakalimutan na natin na sarili nating baho, alam ni Lord. At ang mahalaga dito, gusto niyang ayusin. I want you to be alone with God right now and say, Lord, ano ba sa mga troubles of the past na nabanggit ang trouble ko? At kung meron pang trouble akong hindi pa nabanggit doon, ano ba lahat yon? Lord, gusto kong kalimutan ngayon lahat ang trouble na yan. Gusto kong ibigay sa iyo. So alalahanin natin ang dalawang bagay. Trouble with the past na tayo ang may gawa. And then trouble of the past na iba ang may gawa. At lahat ng yun ngayon, in prayer, bring it to the Lord. Whatever, however deep the wound is, the Lord can heal it with His love. Let's be alone with God for a while and think about these things.